Nakita ko, umuusok na correct! Naman! Correct! Umuusok na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Bansot kung bansagan si Robert sa eskwelahan. Madalas siyang mabuli na mga kaedaran niyang estudyante na di hamak na mas matangkad sa kanya. Hoy, Bansot! Ibigay mo nga sa akin yung baon mo kung ayaw mo masaktan. Ganoon, mga classmate! Correct. Walang magawa si Robert, kundi sundin ang mga nambubuli sa kanya. Pakiramdam ni Robert ay habang buhay nang magiging miserable ang kanyang buhay dahil sa kanyang kabansutan. Bakit ba ako ipinanganak na bansot? Bakit hindi ako kagaya ng iba? Sana, kasinlaki ko na lang din ang mga klase ko para hindi ako napagtatawanan, para hindi ako napagtitripan. Eh ganun talaga, baka pinaglikan na nanay mo sa gasolito. Pinaglikan na nanay mo. Hindi nga daw bubuli eh. Classmate ka ba niya? Kaya mo na. Pero alam mo, diba? ganun sa society natin. Tama eh. Sobra. Eh. Masyado tayo mapanghusga. Pag mataba, hinuhusgahan. Correct. Pag masyadong bansot at hindi average, diba, huhusgahan. Pag tama. Hindi makinis, huhusgahan. Pag maitim ang kilikili, huhusgahan. Pag maiksi ang suot, pokpok agad. Tama. Diba? Totoo naman eh. Hindi mo pwedeng nainitan lang. Hindi ba pwedeng wala siyang kasing damit? Tatama. Damit ng kapatid niya yon, di ba? Correct. At saka kunyari, halimbawa pag sakto lang yung estado sa buhay, partner, yan. Bansot agad sinasabi. Correct. Pero pag palagi natin mayaman yan. Yan, petit yan. Petit, uhusgahan ba agad diba? Ng bansot yan, hindi muna. Hindi, petit ang tawag dyan, di ba? Unfair ang mundo. Bakit ba ako ipinanganak na bansot? Bakit hindi ako kagaya ng iba? Sana ay kasinlaki ko na lang din ang mga kaklase ko para hindi ako napagtatawanan. Para hindi ako napagtitripan. Nung tumanda at magkaasawa si Robert, ay madalas pa rin siyang biruin ng mga katrabaho. Asawa mo pala yun, Robert? Akala ko ate mo eh. Ang tangkad kasi. O malit ka lang talaga. Haha, biro lang ah. Galing ako ang guha. Muling-muli, no? Kuhang-kuha mo. Pati yung haha, no? Nakapagtrabaho si Robert bilang isang copywriter sa isang big-time mail order house sa Chicago, USA. Taga doon naman kasi siya. Huwag ka mabilib. Taga doon kasi siya. So, malapit lang sa bahay nila. So nakapagtrabaho si Robert bilang isang copywriter sa isang big-time mail order house sa Chicago, USA. Nabiyayaan siya ng kanyang asawa na si Evelyn ng isang anak na babae, si Barbara. Dalawang taong gulang pa lamang ang kanilang anak nang dapuan ng malalang karamdaman ang asawang si Evelyn. Naging bedridden ito ng ilan pang taon at tuluyang pinahina ng karamdaman. Isang gabi ng malamig na Disyembre taong 1938, nilapitan si Robert ng kanyang anak. Naupo ito sa kanyang kandungan at sinabi, "Daddy, bakit si Mommy hindi katulad ng ibang Mommy? Yung Mommy ng mga kaluro ko na ipapasyal sila sa playground. Pero ako nandito lang sa bahay kasi hindi pwedeng lumabas si Mommy." Gumuhit sa puso ni Robert ang inosente at simpleng tanong ng kanyang anak na si Barbara. Naalala niya ang kanyang sariling kahinaan nung siya ay nag-aaral pa. Ang tanong ng kanyang anak ay tila kahalintulad din ng kanyang tanong sa sarili. Bakit ako ipinanganak na bansot? Bakit hindi ako kagaya ng iba? Sadyang mahirap para kay Robert ang maging kakaiba. Hanggang ngayon ay minumulto pa rin siya ng mga boses nang nang-aalipusta sa kanya nung bata pa. Sa kabila nito, ay sinikap pa rin niyang paliwanagan ang anak. Nagsimula siyang lumikha ng isang kwento sa kanyang isipan tungkol sa isang batang usa na madalas pagkaisahan at pagtawanan dahil sa kakaiba nitong itsura.
ikwinento niya ito kay Barbara na punong-puno ng buhay. Hinaluan niya ang kanyang pagkukwento ng mga senyas ng kamay, mga facial expressions, at pagpapatawa. Aliw na aliw si Barbara sa kwento ng kanyang ama. At manghang-mangha siya sa ending ng istorya kung saan ang batang usa na kakaiba ang itsura ay nagtagumpay mula sa mga nangmamaliit sa kanya. Simula noon ay gabi-gabi nang inuulit-ulit ni Robert ang kwentong iyon kay Barbara bago ito matulog. Naging espesyal ang kwentong iyon ni Robert na hindi kailanman pinagsawaan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kwento ni Robert, ay maingat niyang naipaliwanag sa anak na may dahilan kung bakit kakaiba ang bawat isa sa kanila, gaya niya at ng kanyang ina. Doon naunawaan ni Barbara na sa halip na ikumpara niya ang kanyang mommy Evelyn sa ibang mga mommy, ay kailangan niyang maging proud dahil mahal na mahal siya nito. Tama. Kaya sa halip na magyaya sa playground, ay masaya na lamang niyang binabantayan at inaalagaan ang kanyang mommy na nasa banig ng karamdaman. Tsaka huwag kayo nagkukumpara ng nanay. Tama! Oo, may mga nanay talaga sadyang kulot. Nanay mo straight, di ba? May mga nanay mahilig magmadyong. Yung nanay mo, hindi. Kanya-kanya tayo diba? Ng nanay. Kanya-kanyang trip yan. Huwag mo ikukumpara yung nanay mo sa nanay niya. Ina nila yan eh. Ina mo yan. Di ba? Kanya-kanya ng ina mo yan. Tama, tama. Mm-mm. Kaya ha, sa halip na magyaya sa playground, ay masaya na lamang niyang binabantayan at inaalagaan ng kanyang mommy na nasa banig ng karamdaman. Halos maubos ang mga naipon ni Robert dahil sa pagkakasakit ng asawa. Sa kabila nito, ay pilit pa rin niyang itinataguyod ang panggastos sa gamot at pambayad sa doktor. Subalit sa kabila ng pagsusumikap ni Robert na mapagaling si Evelyn, ay tuluyan nang bumigay ang katawan nito. Halos malugmok si Robert sa kalungkutan nang mawala si Evelyn. Lubog sa utang at nawalan pa ng mahal sa buhay. Sadyang napakahirap para kay Robert na harapin ang darating na kapaskuhan. Subalit ang labis niyang iniisip ay ang kapakanan ng kanyang kaawa-awang anak. Matapos kwentuhan ng anak, ay pinagmamasdan ni Robert si Barbara habang taimtim itong natutulog. At dahil walang sapat na pera pambili ng mamahaling regalo, ay isang ideya ang nabuo sa isip ni Robert. Ano kaya yon? Naisip niya na gawing isang aklat na pambata ang araw-araw niyang ikinikwento kay Barbara. Sinimulan niya ang pagbuo ng aklat. Malikhain niyang pinagsama-sama ang mga letra ng bawat salita para ang kwento ay maging isang tula. Bukod sa pagsulat ay may talento rin si Robert sa pagguhit. Nilahukan niya na makukulay na larawan ang kwento. Ang lalim ng buro na yung magsalita. Ano nilahukan? Nilahukan. Ano nilahukan? Nilahukan. Ano yun? Pinagsama, binigyan, sinamahan. Alam mo ba talino? So, ano ibig sabihin? O nagmamatalino ka lang? Ano? Sinalihan, sinamahan. Sinamahan. Oh. Nilahukan niya ng makukulay na larawan ang kwento. At nang matapos ang aklat, ay labis ang kaligayahan na naramdaman ni Robert. Ang aklat na ito ang ireregalo niya kay Barbara sa darating na Pasko. Gabi ng bisperas ng Pasko, napilitang dumalo si Robert sa Christmas party ng kanilang kumpanya. Dala-dala ni Robert ang aklat na ginawa para sa anak. Nang ipakita ni Robert ang aklat sa isang kaopisina, ay namangha ito sa kanyang obra maestra. Namangha eh. Ikaw, pa. Kailangan extreme pa, partner. Ikaw. Yeah. Inasma yan eh. Hinihika. Hindi yan namangha. Asma yan. Nebule, gusto mo? Nang ipakita ni Robert ang aklat sa isang kaopisina, ay namangha ito sa kanyang obra maestra. Robert, ang galing ng pagkakagawa mo ng tula.
Bakit hindi mo ito i-share sa mga kasamahan natin? Tama. Pinakausapan si Robert na basahin ng malakas ang tula sa iba pang mga kaopisina. At bagamat nahihiya, ay pinagbigyan ni Robert ang hiling sa kanya. Papilit lang eh. No, binasa rin papayami naman. Papayami lang. Papilit pero binasa rin. Binasa niya ng malakas ang tula. Tingnan mo, nahihiya pa yan. Malakas ang pagkabasa. Wala naman sinabing malakas. Kailangan malakas. Binasa niya ng malakas ang tula. Sa umpisa ay nagtatawanan ng mga kaopisina niya sa mga nakakaaliw na linya ng tula. Subalit pagdating sa dulo ng tula, ay natahimik ang mga nakikinig. Inanto kasi. Nabore. Nakatulog. Hindi, yung iba lasing. Christmas party, di ba? Sabi nga, nagpa-party na nga tayo dito. Kaya bakit basahan ng tula? May tula ang ganap. Linggo ng wika ba? Ano ba ito? May balagtasan ba? Huwag kang maingay. Subalit pagdating sa dulo ng tula, ay natahimik ang mga nakikinig at sabay-sabay na nagpalakpakan. Doon unang naramdaman ni Robert ang pagkabilib sa kanyang sarili. Tila umuulit-ulit pa sa kanyang pandinig ang mga papuring natatanggap mula sa mga kaopisina. Pag-uwi ng bahay, ay agad na ibinalot ni Robert ang aklat sa isang espesyal na papel. Pagkatapos maibalot, ay inilagay niya ito sa ilalim ng Christmas tree. Daddy, ito po bang regalo mo sa akin? Pwede ko na po bang buksan? Hindi, mainak ako sa labas. Regalo niya yan. Ikaw lang naman ang... Huwag mo buksan, display lang yan. Ganun yung mga nanay eh. Huwag mo buksan, ano lang yan, shoebox. Di ba yung mga anak, baka nakikilom ng, ano, ng diba? Regalo sa Christmas Mami, tree? Mami, akin po ba ito? Hindi, rice cooker yan, yung box. Kaya huwag mo minapakialaman. Daddy, ito po bang regalo mo sa akin? Pwede ko na po bang buksan? Pagbukas ng regalo, ay niyakap ni Robert. Niyakap si Robert ng kanyang anak. Inalikan siya sa pisngi at sinabing, "Mwah! Salamat, Daddy! Gustong-gusto kong aklat na ito na ginawa mo para sa akin." Pagkatapos ng Christmas holiday, ano po tayo, buong year po yung kwento. Wait lang kayo. Bali, nasa ano na po tayo? Nasa September. Hindi, Christmas pala, partner. Okay, okay. Oo, mamaya, Lenten season na mamaya. Ang haba. Pagkatapos ng Christmas holiday, ay ipinatawag si Robert ng kanyang boss sa opisina. Nakarating kasi sa head ng marketing ang tungkol sa tula na isinulat niya. Robert, kailangan nating maglabas ng bagong promotional tool para sa kumpanya. Papayag ka ba na mailathala ang tula na ginawa mo? Sa sumunod na taon, ay nailathala ang kopya ng aklat na ginawa ni Robert. Bawat bata na nagpupunta sa department store ay binibigyan ng kopya ng libro. Kalaunan ay naging international bestseller ang aklat ni Robert. At kasabay ng pagsikat ng kanyang aklat, ay ang biglaang pagbaliktad ng kanyang kapalaran. Kumita ng maraming pera ang aklat ni Robert. Dahil dito, ay nakalipat na siya mula sa isang maliit na apartment patungo sa isang malapalasyong bahay. At dahil sa laki ng kinikita, ay masigasig na rin niyang natustusan ang mga pangangailangan ng kanyang nag-iisang anak. Hindi pa natatapos dito ang magandang pagbabago sa buhay ni Robert. Taong 1947, nang mapili ni Johnny Marks, isang songwriter, ang tema ng tula ni Robert para sa kanyang isinusulat na kanta. Ipinarinig ni Marks ang kanta kay Gene, the Singing Cowboy Autry, isang sikat na artista at performer noong 30s. Nang magustuhan ni Autry ang awitin, ay agad niya itong ginawan ng recording. At ang awit na may tema ng tula ni Robert ay naging worldwide number one hit. Ang mga unang linya ng awitin na ito ay tunay na nagmarka sa puso't isipan ng mga tagapakinig. At narito ang unang linya ng kantang ito. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Wow! Nice naman! Ang ganda!
Sino mag-aakala, na diba? May malalim palang ano, may malalim palang kwento. Ang kantang ito. Kinakanta natin every Christmas, correct, diba? Na naging number one na hit sa ating mga bata. Ating mga bata. Diba? Sa ating pero, lahat. Totoo yan. Simula sa diba? Mga nanay, lola natin. Correct. Diba? 1930s eh. Ito ba yun? O, diba? Nagkaroon pa ng ano? Version. Diba? Galing! Oh, memories natin yan ng mga bata tayo, partner. Diba sino mag-aakala na yung pala ang kwento? Nang, diba yung tema, actually partner, ngayon ko lang nung nabasa ko yung Burnay, ngayon ko lang na-realize na yung, wala ba tayong lumang version? Oh, wala. Ano na yung kanta pala ng Rudolph the Red-Nosed Reindeer, ay meron palang tema. Oh, diba, Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it knows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. Parang yung kwento ni Robert, lagi siyang pinagtatawanan, nilalait. Diba? They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Oh. Diba? Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? So ibig sabihin, panis lahat ng mga ibang mga reindeer. Eh wala silang ganung ilong. Diba? Diba? Na kaya rin magpailaw ng isang sleigh ni Santa Claus. Isipin mo yan, matapos yung ibuli-buli. O, sinong pipiliin ni Santa Claus? Correct. Ako. O, diba? Oh. Ang galing. Ang sabi ni Rudolph, babangon ako, dudurugin ko kita. Kayo. O, diba? Nakakalurky. Ang gondo. Nakakatuwa. No? Ang dami na namang hugot ng storyang ito. Sino po mag-aakala na mula sa ganyang klaseng pag-aapi ay isang napaka-bongga pala yung magiging kalabasan. Ito yung lagi namin sinasabi that there is always sunshine after the rain. Correct. Kapag ka meron kang pinagdadaanan na matindi, mahirap, akala mo wala nang katapusan ng pagdurusa, di ba? Meron po kasing hinahanda para sa'yo eh. Di ba? At meron po ito talagang dahilan. Kung lugmo ka sa buhay ngayon, kabisyo, hindi naman laging ganyan. Darating ang panahon kung magsisikap ka lang. Correct. Di ba? Mababaligtad ang takbo ng buhay mo. Tama. At pagpapalain ka rin. Totoo yan. Isa pang hugot ng kwentong ito, mga kaibigan, unleashing your potential. Di ba kasi mag-aakala na may potential pala siya na maggumawa ng magsulat, baka gawa ng libro. Tama. Yung kwentong yun, kinikwento niya lang verbally sa kanyang anak. Correct. Pero sinulat niya, diba? Ginawa niya ng libro. Correct. At dahil sa pagsusulat na yun, naging worldwide bestseller ang kanyang libro. Diba? Na hanggang ngayon, diba? Oh. Kinakanta natin at walang may hindi nakakaalam nun. Tama. Lahat tayo alam po natin yung Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Oh, ang ganda! Very inspiring, ha? Correct! Sino ang mag-aakala na ang dating tinutukso-tuksong bansot noon ay big time na ngayon? Tama. Ang isang simpleng copywriter ay naging best-selling author. Tuluyan ang nakawala si Robert mula sa gapos ng kanyang kahinaan at mababang tingin sa sarili. Ang matinding trahedya sa buhay ay lalong nagpatibay sa kanya dahil pinili niya itong pagtagumpayan. Si Robert ang patunay na ang walang taong agrabyado sa buhay basta marunong magsikap at marunong mangarap. Tama! Robert Louis May was the creator of Rudolph the Red-Nosed Reindeer, born July 27, 1905, and died December 22, 1975. Galing ah. Ganda. As in talagang napakagandang pamana ang kanyang ganda. Iniwan sa buong mundo. Diba? Nakakatawa. Thank bansot, you. Bansot pinagtatawanan. Ah, bansot. Diba? Sino mag-aakala talaga? Diba? Ay, wag din nangahamak ng ibang tao. Diba? Wag tayong judge na maraming tao. Kasi hindi natin naakalain ang pwede mangyari sa kanila in the future. Tama. Diba? Wag mawawala ng pag-asa. There's always hope. Tama. Thank you, Mahiwagang Burnay. Ipopost ko itong kwento ng Mahiwagang Burnay ito sa ating Facebook fanpage. I-search nyo lang po. Tambalan! I-text nyo na yung mga kaibigan ninyo na maganda yung kwento ng Burnay. Itawag nyo na rin na, uy, alam nyo ba na yung Burnay True Story today. Oh, very inspiring. Diba? Sa mga nakikinig sa atin na OFW, pwede nyo po kaming pakinggan via live streaming hanggang alas 12 ng tanghali via www.loveradio.com.ph. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengris Chufer. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!